What up, everybody? JBSB here. And today, ang pag-uusapan natin is yung how to read track layout. How to tune your mini four-wheel drive on a specific track layout. Medyo importante itong video na to para sa mga bago, tapos sa mga gustong subukan ang Tamiya mini four-wheel drive racing hobby. Just a heads up, this video might be longer than I was planning to. Kasi I will go ham on this. Talagang bibigyan natin ng pansin. Hopefully, I can explain everything as much as I could. At wala akong ma-miss out. If ever meron akong ma-miss out, just help me put that on the comment section. Para just in case, makagawa tayo ng part 2 ng video na to. Masama ko yung mga na-left out ko from this one. Now, I don't want to make you wait any longer. Let's go ahead and let's discuss it. And yeah, here we go. So first off, let's start with this. Ay, yung mga panel. So straight panel, which is this one. Ito. Sunod dyan yung corner, which is this, yung curve. Lane changer, yung bridge type na lane changer. Wave, straight panel siya na may curve ng konti. Ito. Tapos, syempre yung start, kung saan mag-start yung race. Straight panel yun, nilagyan lang ng numbering 1, 2, 3, tapos word na start. Tapos, slope, which is this. Yung slope, yung isang pirasong slope, jump siya. So, tatalon. Now, usually, ang slope pinagdudugtong para siyang maging porteng camelback. Tapos, after nung slope, meron namang bank approach. Usually, sa bank approach, ito naman yung papanik ng stiff the obstacle, paakyat. So, mamaya, discuss natin. After nung bank approach, yung jump cut, part to ng change lane na bridge, ito itong part na to, yan. Pero hindi dinugtong yung mismong bridge. So, isang part ng three lanes, tatalon yung auto mo rin. Parang slope, pero mas mababa ng konti, ng bahagya sa slope, yung jump. Sunod, yung rainbow change lane, which is this, yan. So, ito yung isang variant ng change lane, para mag-switch-switch ng lane yung mga mini four-wheel drive, para makakompleto sila ng 3 laps na dadaan sa lahat ng lanes ng isang racetrack. Merong 3 lanes, meron ding 5 lanes. So, let's discuss about 5 lanes some other video. Now, those are the panels na bumubuo sa isang racetrack layout. Depende kung anong racetrack layout yung sinetup para sa race. Now, let's just quickly run through this page, itong nasa screen. Kung mapapansin nyo, create ako ng example. Ito yung example ng change lane or lane changer na bridge. Usually, after dumaan ng bridge, curve na, or bago dumaan ng bridge, curve na. Tapos sometimes may straight panel bago dumaan ng bridge. Sometimes naman, may straight panel after dumaan ng bridge. So, recovery. Dalawang effect nun. Pagka bago dumaan ng bridge may straight panel, ibig sabihin, nag-increase pa yung speed niya bago siya umakyat sa bridge. Medyo humirap yung obstacle. Pero pagka naman curve, like this one, tapos dumaan sa bridge, tapos may straight panel, ini-stabilize niya ng bahagya yung auto mo bago bumalik sa curve dito. Tapos, mas mahirap yung bridge change lane kesa sa rainbow change lane. Kasi yung rainbow change lane, isang motion lang ang tatakbuhan ng auto, which is pa-curve lang. Tapos, medyo naging slant lang siya instead na naka-parallel sa floor. So, may tumutukod dito sa panel na to, dito sa lane na to, para umangat siya. So, yun yung rainbow change lane. Now, ito yung full curve na tinatawag. So, 4 curve panels. Yan yung full curve. Tapos, ang wave naman, straight siya na may, na nag-wave to make your car slower. So, it will decrease your speed, mini four-wheel drive speed, instead of increasing its speed compared to straight. Ginagamit to minsan para bumagal yung auto, para makaya yung susunod na obstacle. Minsan naman ginagamit to, naglalagay nito para maging technical yung obstacle. Lalo after ng slope, nilagay yan as receiver. Mamaya paliwanag ko yung receiver. Kasi, pwedeng sumabit sa wall yung mini four-wheel drive after niyan dumaan, tumalon sa slope. Tapos babagsak siya dyan sa ganyang panel. Now, ito yung example naman ng racetrack na may putol, tapos may straight panel. Kung bakit kulay white tong straight panel na to is para siya kasing receiver dahil tatalon yung auto rito sa jump na to, sa straight panel na to na may jump. So, pwedeng mabagal yung auto, dito lang babagsak. Ito naman sinasabi kong medyo technical,
pag mabilis-bilis ng auto ng bagya, pwedeng dito bumagsak. Pagka dito bumagsak sa wave, it means na there's a higher chance na hindi siya umabot dito sa susunod na straight panel. Kasi pwede mag-flow off track na. Wala na siya sa restock. Kasi sumabit siya sa wall eh. So, pero ginagawa ng iba, papatalunin, papaabutin dito sa straight panel. So, it's either dito sa first straight panel na receiver or dito sa second straight panel. Iniiwasan nila to yung wave. So, ganun yung purpose ng wave. It's either pababagalin yung auto mo para makaya yung susunod na obstacle or yun mismo yung obstacle. Now, ito naman yung tinatawag na slope. Kung mapansin nyo yung green, ibig sabihin niya yung approach, yan yung dadaanan para umangat. So, pag dumaan na dyan yung mini four-wheel drive, most often than not, hindi niya nadadaanan yung red. Kaya nandyan yung red para maging stable yung slope at maging mag-form ng camelback. Now, itong tatlong panel na ginawa kong color white at tawag dyan receiver. Every time nakarinig kayo sa racer ng sinabing 3 receiver, ibig sabihin nun, tatlong straight panel ang pwedeng sumalo sa mini four-wheel drive after tumalon sa slope. So, ba't tatlong straight panel? Kasi pwedeng mabagal yung auto dito sa first straight panel, first receiver, bumagsak. Or, bumilis ng konti sa second receiver. Or maximum speed, third receiver. Pag tatlong receiver, mas mabilis ang pacing ng race. Ratratan, yun yung term, ratratan. And usually, after sa last panel ng receiver, curve na. Okay, now dito naman, ito yung medyo critical na slope. Actually, ang tawag dito, tabletop. So, mapapansin nyo, may color coding. Pagka yellow, usually pag nagle-layout ako, pag yellow, ibig sabihin nun, tabletop yun. Tabletop, ibabaw. Na panel. Kasi umangat to, may nilagay dito sa ilalim nitong straight panel para mag-umangat siya, para pumantay siya doon sa pinaka-edge ng slope. Pag tabletop, nakakonekta yung straight panel sa pinaka-edge sa ibabaw ng slope. Kaya kulay dilaw yan. Kaya tabletop din, nasa ibabaw. Kung mapapansin nyo, may slope, dalawa, pero may tabletop. Tapos, may two receiver. Technical to. Medyo mahirap to. Itong layout na to. Hindi to rat-rat. Tapos, makikita nyo rito, usually, pagka ganito klaseng layout, may slope, table top, slope, table down, pababa ng, ito yung table down, pababa. Receiver din yan, yung two straight panel na to. Receiver din to kasi pagtalo ng auto, it's either dito bumagsak sa second receiver ng table top or sa third receiver ng table top or mismong sumubsob dito sa slope down, ito yung magre-receive, yung dalawang straight panel, then curve. Tapos usually, pagka-curve, next na nun, bridge. Ito yung medyo technical na part again, no? Pag may jump, tapos biglang may wave dito, ibig sabihin nun, medyo mahirap yan, racetrack na yan. So, ang gagawin dyan ng mga racers, pabibilisin nila yung auto para bumagsak yung auto, it's either dito sa edge or sa pagitan ng starting lane tsaka ng unang straight panel. Or, paaabutin nila sa gitna ng straight panel or sa edge ng straight panel, diretso na sa curve. Liko na agad sa curve. Ganun yung mga strategy. Ito naman, another explanation or another variant ng tabletop. So, starting lane, straight, then curve. Lipad yung auto, sasaluhin ng receiver ng tabletop. Curve, table down. Kung mapapansin nyo, mismong dadaan yung auto sa tabletop hanggang sa curve. Tapos bago mag-table down and then receiver. Hindi katulad sa unang variant. Now, this one naman, example ng 2 receiver. Pagka 3 receiver and up, ratratan ang pacing kadalasan. Not unless may other obstacle na kailangan pumamagal yung auto mo. Mamaya, dadaanan natin yung sa mga examples ko ng race track layout. Now, I just want to emphasize this. Pag 2 receiver ang track layout, usually, mas mabagal siya. Kung ang takbo ng mini 4-wheel drive mo sa non-FM sa speed checker is 27-28 kilometers per hour, usually pag 2 receiver after ng slope, 23 to 25 kilometers per hour, sagad na yung 26. Depende sa setup, kung gaano kaganda yung setup ng mini four drive. Then again, curve, bridge. Tapos, eto naman yung one receiver. Tech na to, technical na to. Kasi katulad nito, meron pang straight panel bago umakyat ng approach, ng slope. Tapos biglang ang receiver mo, isa lang. Usually, sa ganitong klaseng layout, ang category is technical or tech category, which is yung may brake na, which is hindi pwede sa pro stock. Now, this one, iba-iba yung kulay, color coding ko rin niya pag nag-create ako ng ganitong layout. Ang tawag dito, tsunami. Kung mapapansin nyo, isa lang yung slope. So, walang slope down. Paano bababa yung auto kung lumipad siya? Itong tsunami na to is pa-slant down siya. Di ba? Parang hilltop, paakyat, pero ito pababa.
So from tabletop, tapos dinugtong mo yung first rate panel, nakaangat yan sa ere, or sa floor, hindi siya nakaside sa floor, tapos second panel, hindi pa rin niya nakaside sa floor, tapos yung edge nung third panel ng tsunami, yun yung sa side sa floor, kukonekta sa curve. Yun yung magkakonekta. So, dito, kadalasang ginagawa ng racers, patatalon din yung auto, pababagsakin sa curve. Or at least dito sa last part nung third receiver. Kasi mapapansin yung receiver pa rin yan, no? 1, 2, 3. Pero pagka nilagyan mo yan ng slope, kunyari itong first straight panel na to, hindi to straight panel, ginawa mo siyang slope, ang bilang dyan, 2 receiver. Kasi hindi naman dadaanan to eh. Usually, nilalampasan lang tong first receiver ng tsunami. At binabagsakan usually, second panel, third panel. Dahil mas mabilis mag-recover ang mini-fold drive sa tsunami, less bounce siya, pinapabagsak namin sa curve. Pagdating sa curve, liko na agad yung mini four drive. Kasi usually, pag bumabagsak pa dito sa last panel ng tsunami, hindi siya 100% nakasayad sa floor eh, nakaparallel eh. At least edge lang yung nakadugtong na sa floor ng last panel. So, pwedeng magbabounce ng mas malakas compared sa nakasayad sa floor or parallel sa floor yung panel. Kaya usually, pinababagsak namin yan sa curve na. Tapos, magaganda nito dahil nakasubsub yan, para na siyang additional down thrust. Kaya, mas nakaka-recover siya sa curve. Now, yung susunod na obstacle. By the way, obstacles itong pina-explain ko. Na pwedeng maging part ng isang track layout. Susunod na obstacle is itong tinatawag na slingshot. So, parang, di ba sling, bubuelo. Tapos, papakawalan mo. Tapos, tatalsik yung kung ano man yung pinapabuelo mo. Dito naman, bubuelo rin yan eh. Kasi, babagal yung auto mo. Tapos, parang iikot na ganyan. Tapos, tsaka kanya ibabato. So, iikot mo na yung auto sa curve, tsaka kanya ililipad dahil dadaan dito sa slope. Ngayon, sa slingshot talaga, ang logic, pag binanat mo para magkaroon ng force, para mas malayo ang ilipad. Now, itong slingshot na to, reverse, vice versa. Kaya may slingshot is para bumagal yung auto mo, para mas bumaba yung liliparin niya. Sa slingshot, kadalasan, 3 receiver, ako nagli-layout ako ng slingshot, 2 receiver. Kasi mamaya ipapaliwanag kung maganda to. Pakinggan nyo maigi. Stay tuned. Now, ang susunod na obstacle is yung tinatawag na chicane. Chicane is composed of multiple curves, different route. So, pwede siyang mag-left turn, bigla siyang mag-right turn, or pwede naman siya nag-right turn muna, biglang mag-left turn, tapos mag-right turn ulit. Katulad nito. Ito, chicane niya yan. Tapos, ito pa isang chicane. Basta, nag-letter S, chicane yun. Ito, last na. Yung susunod is yung bank approach na. Ito na yung para kang umakit ng Baguio, pa-hilltop na. So, ang bank approach, para siyang slope, pero mas maliit siya. Ang purpose ng bank approach is para umangat yung auto. Kaya mapapansin nyo ito sa karaniwan sa Brickyard Racing, tapos sa B-Max track layout ngayon, na may ganitong bank approach. Kada panel na to, paangat ng paangat yan, pa-stiff ng pa-stiff. Tapos itong susunod na curve, tapos dalawang straight panel, nasa ano na yan, at nakaibabaw na yan. Parang nakagano na. Parang rainbow na rin. Kaso, bukod mas maliit yung rainbow changeling, tsaka mas mabilis yun, compared dito, kahit pwede mo pang gawing 4 straight panels to, tapos bago bang curve, tapos itong dalawang straight panel, pwede mo gawing 5, 6, depende sa track layout, tapos sa panels na available. Alright, here we go, we're getting closer. So, eto na, we have 1, 2, 3, 4, 15 examples na magkakaibang track layout sa isa't isa. So, this one, kung bakit ito ang binigay kong example ng track layout, is because na-try ko to. At alam ko yung speed. Bigyan ko kayo ng example. Ito yung video na kinuha ko doon sa tatlong FMVG ko. Panoorin nyo. No, sinasayaw lang yung bridge. Kaya pang ilakas. Alright, yung tatlong video na yon, medyo pinabilis ko na lang ng konti. Ito mismo yung tinakbuhan ng track layout. So, ang takbo ng FM ko doon is 28 kilometers per hour to 29 kilometers per hour, yung sa nakita nyo. Kung mapapansin nyo, kaya ko pang isagad palagay ko ng 30 kilometers to 31 kilometers per hour. Ang magiging ang mahirap na part dito sa unang track layout is yung receiver. Doon usually umeembang yung auto ko sa dito sa receiver. Sa trace track na to, ang
critical lang na part dito is itong third receiver, pangatlong receiver. Diyan usually umiembang yung auto. Ah, ito pala, a tip or yeah, idea. Pag umangat yung auto mo, pag dumaan sa slope at umangat na sa ere, hindi na siya nag-gain ng speed kasi hindi na sayad yung wheelset mo sa flooring ng race track. Kung ano na lang yung momentum niya paglipad niya, yun na lang yung bilis niya. So, ibig sabihin nun, hindi na siya nagigain ng speed. Lalo pag bumaba siya dito sa pagbagsak niya sa receiver, hindi pa rin siya nakapag-gain ng momentum. Magigain pa lang siya ng momentum. Pag dumaan siya sa curve, nagbabawas pa siya ng speed. Dahil tumatama yung rollers mo, kung naka-down thrust yung harap, so pag tumama yun sa wall, sumusubsob yung mini pole drive na may mareno ng bagya. Tapos may o-ring pa yung rollers mo sa rear stay. Pag tama nun sa wall, magkukos yun na bumagal ulit ng konti yung mini pole drive. So that's the reason why yung bridge hindi ganong mahirap. Now, pasensya na kung medyo matatagalan tong video na to kasi medyo maganda tong topic. Talagang pinagandaan ko rin. Pinag-isipan ko rin maigi na maging sulit. Now, eto naman different. Ang pinakita ko tong layout na to just to show na kung ano yung maximum speed mo rito if ever minaximize mo yung speed ng mini fold drive mo setup at sa curve na siya bumabagsak at kaya niya yung bridge, so hindi siya magkakaproblema sa tabletop at pagbaba ng tabletop, so kaya niya. What does it mean? It means na mas malabilis tong racetrack layout na to in terms of pacing compared dito, mas rat-rat kumbaga. Pero kung mapapansin nyo, naglagay ako ng tabletop dito sa pagitan ng slope. Yung slope up and slope down, meron siyang one straight panel na nakaangat sa ere. So, tabletop. Pero usually, 99% walang dumadaan dito pagka straight panel. Pagka isa lang yung tabletop, nilalampasan niya. Most likely, kung ano yung speed mo rito sa second racetrack, yun din dapat ang speed mo rito sa third racetrack. Ang problema, pagka ang mini fold drive mo sa first heat mabagsak sa second panel, ang problema hindi nga lang max speed yun. Habang tumatagal, bumabagal ng bumabagal yung mini fold drive, kaya ang effect nun, nadadrain yung battery kasi kada takbo, tapos naka ilang heat na kayo, umabot na kayo ng fourth heat, there's a chance na yung mini fold drive mo dito na bumagsak sa slope down. At pag bumabagsak sa slope down, usually, tumataob yung auto. Kasi pasubsob yun eh. Kunyari ito yung slope, tumalon yung auto mo, bumagsak sa slope, para kang hill down, susubsob. So, it's either baka recovery auto mo or tumaw siya pag gano'n. So, just take note of that. Now, lipat na tayo sa second example. Okay, ito lang din yung in-explain ko kanina. Kaya lang may pagkakaiba ito dito. Actually, same lang dito sa in-explain ko dun sa pinakaunang in-explain ko na racetrack. So, nag-add pala ako dito. So, two receiver pa rin, pero nag-add ako dito ng straight panel. Dito sa tabletop, 1, 2, 3, 4... straight panel, curve, slope down, tapos yung receiver. Anong effect niyan? Eto, tsaka to, dapat same speed ka para hindi ka tumatama dito sa slope down. Same speed dapat to kung sa slope ang kakalkulahin mo. Ngayon dito, actually, kaya ako ginawa tong 4 receiver yung sa tabletop is para isagad mo yung bilis mo para hindi ka babagsak dito sa slope down. Laging third receiver or second receiver pagka nasa third hit na, fourth hit, going semis. Now, kahit nag-add ako dito ng isa pang straight panel, mag-a-add yun ng bilis sa pagbaba. Pero dahil two receiver pa rin yung table down, kakayanin pa rin. Now, ano ba pagkakaiba ng slope na magkakonekta sa dalawang slope na magkahiwalay? Ang slope na ganito nga ang itsura na camelback is sagad yung lipad niya sa ere. Tapos yung pagbagsak niya sa receiver, mataas. From mataas, pagbagsak sa receiver, may chance na mataas yung bounce. Compared dito sa tabletop, paglipad niya rito sa approach ng slope, dahil naka-levitate or naka-angat itong mga tabletop, mas less yung bounce niya pag bumagsak siya. So, pag bumagsak siya rito sa third receiver or fourth receiver, usually nakaka-recover yung mini fold drive. Umeembang na lang yung auto pag sinasagad nila yung sobrang sagad yung bilis na sa curve na ng tabletop bumabagsak. Ang critical part ng tabletop is itong curve tsaka yung table down. Doon ka mag-a-adjust. Pagka hindi kinaya ng mini fold drive mo yung curve, umeembang ka sa curve, bawas ng speed. Pag kinaya naman yung curve, tapos umeembang ka naman dito sa receiver ng table down, bawas pa rin sa speed. Now, itong pangatlong racetrack layout, usually, kala mo halos same lang, rat-ratan, pero technical to. Maniwala kayo sa hindi, based on my experience. For receiver na to eh. Imagine this, ililipat ko itong red na slope dito sa straight panel, so magiging ordinary slope, camel back siya. Tapos ang receiver na niya is 1, 2, 3, 4. So kailangan mo na isagad ng todo-todo, magpapalit ka na niyan sa power dash. Or yung hyper dash stream mo, possible lalagyan mo na ng 4.2:1 key ratio, tapos full charge. Kasi 4 receiver na yan, kailangan bumagsak yung
auto mo sa pang-apat. So ang magiging challenge niyan, possible sa bridge, hindi takayanin na sobrang bilis ng setup, or possible embak ka dito sa receiver pagka ma-bounce. Now, pagka ma-bounce, ang usualing ginagawa, pinapabagal yung auto. Ngayon, pag pinabagal mo yung auto, papabagsakin mo sa second receiver ng tabletop. Ang masaklap nun, pag bubabagsak na sa second receiver ng tabletop, dahil lilipad ulit siya at lalampasan niya yung table down, automatic yung lalampas yan. Not unless sobrang napakabagal na talaga ng minifold, gumagapang na yung minifold frame mo pag sampan niya ng tabletop. Ngayon, bumagsak ka sa tabletop, sa second panel, lilipad yung auto, babagsak dito, magbabounce pa rin, nagkukos pa rin yun ng embak. So, nag-angat ka ng speed, umembang ka, nagbaba ka ng speed, may potential ka pa rin umembang. Kaya lang, pagka nag-angat ka ng speed, dalawa obstacle na mahirap sa'yo. Yung receiver, tsaka yung change lane. Pag nababa ka naman ng speed, siguradong lalampasan lang yung change lane pag naka-recover ka rito. Now, eto, dahil critical na to, etong tabletop na to, dadaanan mo na lang. Wala ka na magiging problema rito sa obstacle na to. Pero kung mapapansin nyo itong track layout na to, dalawang variant na tabletop yung nilagay ko. Tabletop after nung slope, usually nilalampasan or itatap niya lang yung panel, tapos tatalo na ulit. Or standard variant ng tabletop, which is dadaan talaga to at pati yung curve tatakbuhan niya. Usually bagsak ng auto dyan, third receiver, fourth receiver, tapos curve. Pagkatatlo lang receiver, usually sa third receiver ng tabletop bumabagsak yung auto after tumalon dito sa slope. Now, eto naman tayo. Dito na nagpapakita na ako ng two receivers sa track layout na to. Combination of three receivers slope and then two receivers slope. Kung mapapansin nyo itong first design ng track layout, start dito, pag ganun yung motion ng mga manifold drive, aakyat siya ng slope up papunta sa tabletop. Itong tabletop na to, high speed tabletop to. So, ang challenge dito or medyo critical part is itong part na to. So, dahil lilipad yung auto, lalampasan itong slope down, tumalo yung auto. So, babagsak siya rito. Dahil sagad-sagad ang bilis ng auto mo rito sa apakadami straight panel to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 straight panel. Sagad-sagad ang bilis niya. Possible yung auto bubagsak dito sa edge ng second panel ng receiver. Pagka ganon, advantage yun. Kasi dadaan agad sa curve. Tapos, the down thrust effect, susubsubabagal. Pero pagka dumaan dito sa edge or dito sa gitna ng second panel, second receiver, baka mag-bounce yung auto. Tapos, hindi na siya makarecover dito sa curve. So, yun yung unang obstacle. Na kung nakalusot doon, dahil sa sobrang bilis ng mini four-wheel drive. At ang magpapabagal lang sa kanya is wala siyang momentum after dampasan tong slope, tapos babagal siya ng bahagya dahil dadaan siya sa curve. Di pa rin sigurado na enough na yung slowdown momentum at pagbagal sa curve para bumagsak lang sa third panel. There's a chance na sa curve na babagsak yung mini four-wheel drive. So another obstacle. Kung makarecover dito, straight panel ulit, accelerate ulit ng bilis, slow down, and then accelerate ulit dahil straight panel bago yung bridge. May chance namang membang ka rito. What I'm trying to say is pag max speed, dito ka na matututong mag-adjust, mag-tono. So hindi lang pwede laging max speed. Kailangan marunong kang bumasa ng race track layout. Now, kung makarecover ka dyan, usually pagdating sa bridge, babagal yung auto kasi kung makikita mo, straight then wave. Kasi dadaan ka sa wall ng bridge or dadaan ka sa wave sa ilalim ng bridge. Tapos din mag-curve. Napipigilan yung momentum. Now, slope ulit tapos two receiver. Ang bilis ng mini four-wheel drive mo, hindi na babase. Gusto ko isagad dito, gusto ko isagad dito, hindi na uubra. Kasi pag sinagad mo yan at nakalsot ka dyan, hindi ka na uubra rito. Kasi sisiguraduhin ko, ang bagsak mo na rito, nandito. Dulo ng curve, edge ng curve sa pinakadulong part. Kung nalusutan mo to, nalusutan mo to, nalusutan mo yung bridge. Ibig sabihin, two receiver. Yun ang babasahin mo rito. Curves, waves, bridge, slope, yun yung nagsisilbi mechanics to reduce your speed. Pag marunong ka bumasa ng racetrack layout, matututunan mo ang pag-adjust sa makina, sa gear ratio, and sa battery voltage. Now, eto naman, yung pangalawang racetrack design, mas mabilis ito compared dito sa una. Kasi, nag-reduce ako ng speed kasi naglagay ako ng wave papunta sa bridge. Pagdaan ng bridge, syempre babagal yan dahil dadaan sa side sa wall yung mga rollers. Naglagay pa ako ng additional wave. Ang calculation ko na ng speed nito, yung mini four-wheel drive ko, pwede ko nang pabagsakin dito sa gitna ng third panel or pinakasagad sa edge ng third panel, third receiver na slope. Kasi there's a chance na ang bagsak niya is dito na sa after ng second receiver ng two receiver sa curve na. Or pwede rin dito sa edge nung second receiver. Possible, mas mabilis siya. Ang takbuhan nito, mas mabilis compared dito. Kung ako magtutono, ano setup ko? Kung sa non-FM, ang speed ko rito 22 to 24 kilometers per hour. Dito sa second track layout, 23 to 25 kilometers per hour.
Ngayon, pag hindi kinaya, magbababa ako ng speed. Sinabi ko 22 to 24 kilometers per hour dito sa first design. Uunahin ko siya sa 24 kilometers per hour. Pag kinaya ng 24 kilometers per hour yung 2 receiver, gagawin ko, tatry ko yung susunod na entry ko ng auto, 25 kilometers per hour. Ngayon, vice versa. Pag hindi kinaya ng 24 kilometers per hour na entry ko, gagawin ko, bababa ako 23. Pag hindi pa rin kaya, 22. Pag hindi pa rin kaya, 22, 21. Sa speed checker yun, sinasabi ko kilometers per hour. So, same goes with this. At etong pangatlong design, 2 receiver na pala to. Mapapansin nyo rito, 2 receiver na pala to. Compare dito, 3 receiver sa slope, 3 receiver sa slope. Ito, 2 receiver sa slope. Tapos, 2 receiver din dito. Kaya lang, pinabagal ko naman yung auto sa tabletop. Tabletop, ito naka-levitate pa rin yan. Ha? Nakaangat pa rin to. Dito nakasayad sa sahig. After ng curve, wave, apat. So, ibig sabihin yan, hindi talaga mag-gain ng momentum or hindi mag-increase ng speed talaga dito pag dumadaan. Tapos, curve ulit, tapos wave ulit. Tapos dito lang siya magigain ng speed. Kaya lang, dahil mawawala siya sa racetrack ng bahagya, dahil di niya dadaanan itong slope down, hindi na naman siya nagigain ng momentum. So, ibig sabihin, pagdating niya rito, there's a higher chance na lusutan niya yung 2 receiver. Same thing dito, wave dito sa approach ng bridge, tapos wave ulit, then 2 receiver. Ang calculation ko dito, sa non-FM, 23 to 25 kilometers per hour. Maximum speed, 26. Pag lumusot yun, baka nakachamba ka na nun. 26 kilometers per hour sa non-FM. Now, kung sa BG, that's a different story. Kasi sa BG, mas nakaka-recover siya sa slope, tapos sa bridge, tapos sa table down. So, kung BG to, 27 kilometers per hour to 28. 26 to 28 kilometers per hour. Pag hindi kinaya ng 26, bababa ako 25. Pag kinaya ng 26, susunod na i-entry ko, tatry ko sa 27. Hanggang sa makita ko kung saan i-embang yung auto. Alright, on these examples, makakita kayo ng tsunami. Kung mapapansin nyo rito, hindi na siya tabletop. Ito, halos same design, binago ko lang, instead na tabletop, ginawa akong tsunami. So, tsunami, ibig sabihin yan, walang slope down, ang way mo para bumagsak yung auto dito sa edge ng tsunami. So, pasubsob kasi ito eh. Pagtalo ng auto, pasubsob. Dito namin pinababagsak sa curve na or dito sa dulo ng third panel, third straight panel ng tsunami para makuha niya agad yung down thrust effect. Kasi pagka dito bumagsak sa dulo ng straight panel na to, ang auto mo hindi nakaparallel. Kasi nga yung racetrack panel nakaslant din. So, nakaganyan. So, may additional down thrust effect ka. So, sakto yung pagbagsak, hindi na rin siya tatalbog kasi liliko na yung auto. Kaya, rat-ratan to. Ang FMBG, 28 to 30 kilometers per hour kung ako magsiset up. Pag di kaya ng 28, baba ako 27. So, ganun lang yung adjustment. Sa non-FM, 26. Pag di kaya ng 26, baba ako sa 25. Middle, itong middle design ng racetrack layout, it's 2 receiver. Pero naglagay ako dito ng slingshot. Dito sa slingshot, bumabagal yung auto mo. Kasi the more na tumasayad yung rollers mo sa wall ng racetrack is nagre-reduce ka ng speed, lalo pag may ori. So, the more na dumadaan siya sa curve, hindi siya nagigain ng speed. Kaya ang calculation ko dito sa slingshot, papunta sa 2 receiver, is para ako nagka-calculate ng 3 receiver racetrack. Rat-rat pa rin to sa akin. Sa FM, 27 to 28 kilometers per hour. Sa non-FM, 26 to 28 kilometers per hour. Eh, lalo na to. So, eto, medyo babagal na konti, pero eto rat-rat. Halos same sila, nag-adla ako ng additional receiver sa slope, tapos additional receiver sa tsunami. Ang speed ko dito, 28 to 32 kilometers per hour sa FM. Sa non-FM, 27 to 29 kilometers per hour. Tapos, pag hindi kaya, adjust bababa. So, lastly, pagbasa lang to ng 2 receiver to 3 receiver. Sa first design, rat-ratan to para sa akin. Sa FM, 27 to 29. Pagkakaya ng 30 kilometers per hour, tatry ko pa rin sa 30 kilometers per hour. Sa non-FM, 26 to 28 kilometers per hour. Dito sa second, dahil ang dami kong inad na wave, FM, 29 to 31 kilometers per hour. Sa non-FM, 27 to 29 kilometers per hour. Pagkaya ng 30, sagad sa 30. Eto, wala, eto yung sa pangatlo. Ito na last na to. Kahit na pinabagal kita sa sling, kahit i-maximize mo yung speed mo dito sa 2 receiver after ng sling, kung may 2 receiver ka kasunod ulit, sasagad ka na lang dito kung anong kaya ng mini-fold drive mo sa receiver na to. Kasi ito na yung pinakamahirap na part design na to. Madali lang to kasi babagal yung auto mo, meron kang chicken, tapos meron kang slingshot, tapos dadampa ng slope. Lahat ng momentum mo mawawala, so babagal ka, pwede mong pabilisin. Ang problema, hindi enough yung pagbaba ng momentum para makasurvive ka dito sa receiver ng second slope. Kung ako, itutono ko yung auto ko sa second slope. Okay, that's what I have. Marami pang possible racetrack layout na hindi ko na-tackle. Siguro, gawa na lang tayo ng part 2. So, yeah. Haba na ulit yung outro. I'll just make it short. You don't have to like this video. You don't have to share this video. Unsubscribe pagka tingin mo hindi
palpak, supply, data sinabi ko rito. Dislike the video, it's up to you. I cannot please everyone, so bahala na si Batman. Yeah, I think that's it. I don't have anything else to say. I just want to thank you for watching, and I do hope you have a good day, and sana mag-podium kayo sa lahat ng race or sa karamihan ng race na sasalihan nyo. And happy racing, guys. See you later on the next video. JBSB out. Ciao.